Ganito ang rap utoy. Tinawag na utoy at alam nyo ba sa mga probinsya, especially sa mga sa Tagalog region, Southern Tagalog region, pag tinawag ang utoy, utoy. Tapos hindi ka naman talaga bata. Pag tinawag ang utoy, sa amin 'yun ay sa Southern Tagalog region 'yun ay pambabastos. Okay? Pagmamahina sa iyo, minamaliit ka nun. Pero kapag tinawag ang utoy ng mga tiyuhin mo o ng mga kuya mo, walang problema 'yon. Lambing 'yon. Siyempre, siyempre pagkagising mo, no, check mo yung YouTube, no, tapos eto lalabas. No. Grabe, sabi ko na nga ba mga utol, mainit to at nasindihan na eh, simula na to ng gera. Ayan, bumalik na agad o nag-disback na o nag-reply. No? Ano pa bang gusto yung tawag? Si Mzhayt, binalikan na agad yung tira ni Siobal kasi ang title pa lang eh, Goodnight Siobal 3 hours this back. Ibig sabihin, 3 oras niya lang to ginawa. No? Recording, pag-upload, no? Yung pagsulat. Diyos ko. Parang sobrang bilis naman ito. 3 hours this back. Pero, painggan na natin para hindi na tayo tumagal. So, para sa hindi nakakaalam, no? Si Mzhayt po at si Siobal or ang M. Love Caballero versus Republican ngayon ay may issue o nagsimula na ang gera sa kanila. Pero hindi naman po daw lahat sa M-Love at lahat sa Caballero ay kasali. Okay? At kung ano man ang pinagugatan, malamang, nasa kanila. Hindi natin sigurado o hindi natin alam. Pero yun, kung gusto nyo malaman ng mga kwento, panoorin nyo yung Tunay na Buhay, Siobal na naka-upload sa ating channel, okay, sa interview. And sooner or later, baka interviewin din natin yung ilan o isa o ilan man sa Caballero or M-Love. Okay, mga utol, gagawa natin yan. Tapos dediretso natin. I-promote ko lang yung Tunay na Buhay. Nagsimula na ang pilot episode ay si Siobal. So, simulan na natin to. Good night, Siobal. So, malamang tira talaga to, no? Meron pang ginaya. Ayan, no? Tuloy na na. Ah, simulan na natin. Damn! Solid! Look! Yan sinasabi ko. Yeah, sinuni yun. Nagagaya ng lyrics eh. Ang ano, ang ginawa niyang makiri, no, ni Mzhayt na makiri, eh parang ang dating eh, si Looney ang nanggaya nun sa one beef, gagawin kitang giniling na karne. Parang ewan ko kay Crazy Kyle niya tira to. Hindi ko na matandaan. The final word, no? Sa album na The Ones Who Never Made It. Yun. So, 2010 pa nga to nilabas. Kaya sabi ko doon sa review ko doon sa ano ni, ano eh, ginamit ni ano. At alam ko sa ginamit ni Siobal yung nagamit. Oh, hindi natin alam kung anong rason ni Siobal doon. Pero, alam ko sa sarili ko na mabubutasan yun. Okay? Yun, mga utol. Kaya natin, yung pag-review ko dun sa kanta nila ni Benjo. Nalimutan ko yung title. Pero yun, nandun. So, yun yung re-replyan ni, ano, ni Mzhayt. At aasahan natin, rebattals to. No? Yun ang aasahan natin. Re-rebattal natin dun sa EB na to. Ni Siobal sa kanya. Game na. Good night, Siobal. Yeah. Nangya, oh. May sa buhay pa ako eh. Tang ina, ayun na yon, pinag-isipang mabuti. Pero bago ang lahat, credits muna kay Looney. Sa init kong dala, Siobal, ibibilad kita. Pinakamalupit na linya mong binitawan, pirata pa ako. Oh. Yan ang haba sinasabi ko. Doon na, tinira na, minak na doon sa umpisa. Tapos itinira pa sa linya. No? Pinamalupit mo linya binitawan, pirata pa. Yan ay mula kay ano. Pero credits muna daw kay Looney. Kasi nga, si Loons ang gumamit nung giniling na karne. Unang gumamit nun sa pag
Intindi na yun. Yun na yun, pinag-isipang mabuti ang init ng simula nito ni Mzhayt, no? So, nabalik niya na yung mga yun, yung mga part na yun. Tuloy na natin. Ang inaasahan ko talaga dito ay puro rebuttal. So, at saka kung magbibigay ng issue si Mzhayt, maglalatag, eh yun. Titingnan natin yun. Pupunahin natin yun. Okay, mga utol? Game. Teka, huwag nyo siyang gawing tanga. Baka namang kinakalawang lang. Pagbigyan nyo na, pero papatay ako ng dating kapatid ko'y parasite. Bubuti lang sa beat, pati yung lyrics copyright. Tangina, di lang sa beat, pati yung lyrics copyright. Papatay ako ng kapatid. Ito'y parasite, no? Ang parasite po ay murder, no? Pagpas lang ng isang kamag-anak, no? Tatay, nanay, kapatid, yung mga yon. Parang ganon, ng relatives. So, yun sinasabi niya, eksakto yun. At, hindi lang daw beat, pati yung lyrics copyright. So, ang pinapatungkulan niya dun ay yung giniling na karne word, no? Tuloy na natin. Panay ang yabang ng ulol, Siobal di ka na noon. Ang tanong, anong taon? Siobal di ka na lang ngayon. Ikaw yung tipo ng taong di sasabihin na rapper. Na pag tumabi ka sa akin, nahawiin ng bouncer. Grabe yun, grabe yun, grabe yun. Mzhayt, ha? ano ako, ha? Yabang daw ni Siobal di, kasi Siobal di ka na noon. Pero Siobal di ka na lang ngayon. Parang ang ibig sabihin ni Mzhayt, eh, wala ka nang bilang dito. Hanggang dyan ka na lang. Yan na lang yung estado mo. Kasi iba na to, eh. Iba na to. Noon may, kumbaga, kinikilala ka. Eh ngayon, hindi na. Parang ganon yung sinasabi ni Mzhayt, no? Yun ang pagkakaintindi ko doon. No? Siobal di ka na lang ngayon. Parang ganon. Ka na lang, no? Hindi ka sasabihan na rapper, no? Pag tumabi ka sa akin, nahawiin ang bounce down, sir. Madalit sabi sa event, no? Hindi mapagkakamalang, uy, ano to? Sino to? Hindi kilala, no? Parang ganun. Gaganunin siya ng bouncer. Iuusog. No? Uy, wag ka sa ano. Parang fanboy lang ang mangyayari, no? Kasi hindi siya kilala. Parang ganun. Pinapalabas ni Mzhayt. Tuloy na natin, mga utol. Pinalot ng puot yung amo nyo, pagod na. Dati baby lang si kulot, putang ngayon panot na. Tumatanda ka na't lahat yung rhyming mo pang nursery. David, ilang taon na lang, discount na yan sa Mercury. Ilang taon na lang, para sobrang tanda naman, no? Ilang taon na lang, discount na yan sa Mercury. Parang yung senior citizen discount, no? Balik natin mo. Binalot ng puot yung amo nyo. Yan, yung sinasabi niya. Dati baby lang si kulot. Parang may kanta nun, di ba? Baby si kulot, baby ko si kulot. Puta ngayon, panot na. Parang gano'n, matanda yung sinasabi niya. Tumatanda ka, pang nursery rhyme, no? Yan ay ilang taon na lang discount na yan. So parang sinabi niya, malapit ka na maging senior citizen, no? Na mahina ka pa din. Parang gano'n ang sinasabi dito ni Mzhayt. Mga utol, tuloy na natin. Rhyming mo pang nursery, David, ilang taon na lang discount na yan sa Mercury. Tatak mo sa kokote mo, ito ang bagong akda. Durog ka sa akin sa may beat, lalo na kung wala. Kay on the spot na mabilis ang freestyle, di mo ko kaya. Pipitong piyaya, estilo mo gaya. Yung piyaya po yung flat na ano, na tinapay, no, sa mga hindi nakakaalam. So literal na pipi yon, no. Parang ganoon, no? Doon niya inilan tulad yun yung reference niya ni Mzhayt, no. Durog ka sa akin, may beat o wala. Kahit freestyle, hindi mo ako kaya. So sinasabi na ni Mzhayt dito yung mga bentahe niya, kumbaga na wala, panis ka sa akin, no match ka sa akin sa labanan na to, kahit may beat o wala. So acapella sa battle, kahit saan, no match ka sa akin. Parang ganon sinasabi dito ni Mzhayt. Ito na yung bagong akda. Tuloy na natin. Mapa wordplay metaphor, imumulti ko pa. Tapos hindi mo magigets, baka i-google mo pa. Ako'y pison sa gumugulong mo, napalad na beat. Gato ang battle rap, utoy kapag nilapat sa beat. Ganto ang rap utoy, tinawag na utoy. At alam nyo ba, sa mga probinsya, especially sa mga sa Tagalog region, Southern Tagalog region, pag tinawag kang utoy, tapos hindi ka naman talaga bata, pag tinawag kang utoy, sa amin yun ay sa Southern Tagalog region, yun ay pambabastos. Okay? Pag mamahina sa'yo, minamaliit ka nun. Pero kapag tinawag ang utoy ng mga tiyuhin mo o ng mga kuya mo, walang problema yon, lambing yon. Pero kapag tinawag ang utoy ng isang mas bata sa'yo o kasing edad mo, eh, minamaliit ka nun. Yun po yung ibig sabihin, no? Ganito ang battle rap utoy.
kapag nilapat sa bit. O ulitin ko ha, mga utol. Kapag tinawag ang utoy ng mga kuya mo, mas matanda sa'yo, o talaga mga close mong tao, ha? At mga tiyuhin mo kung ano man, mas mga close mo at matatanda sa'yo kahit kababata mo o kaedad mo, pag tinawag ang utoy, eh lambing yon. Pero pag tinawag ang utoy ng hindi mo namang kaano o kaaway mo, ibig sabihin ay minamaliit ka. So ganun po yon, no? Mapa-wordplay metaphor, parang sinasabi ni ano, no, kayang-kaya ko yung lahat. Hindi mo magigets pag tinibayan ko to, pag nilagyan ko ng mga palabok to, no? No, ako'y piso na gumugulong sa palad mo, David. Tuloy na natin. Ayan ang init ng mga ano ni Mzhayt, no? Pero hindi ko pa na ano yung wala pa siyang binibitawang rebuttal bukod doon sa isang sinabi niya na yung giniling na karne. Pero ito yung mga naghahain siya. So naghahain pa lang siya, parang first round lang kasi, no? Naghahain pa lang siya ng mga facts, no? Ng mga detalye na oh, wala kang sinabi na sa akin ngayon. Siobal, di ka na noon. Yun pala, rebuttal yun. Pero hindi ka nakilala ngayon. Parang ganon. Parang ganon, sinasabi ni MZ, tuloy na natin, mga utol. Kapag nilapat sa beat, mga ngapa ka sa dis. Huwi na lang hiya na sa dis. Tas aking tab ng noo mo, parang mula ka sa east. Wala kang takas sa pistol, dadapa ka sa clicks. Mga katulad mong spoil, iniiwan ng panis. Gusto ko yun, gusto ko yun. Yung linya na yung pagkakachap niya nung letra, no? Kasi, yung internal rhymes tsaka yung multis niya, no, talagang nakaswak, no, nakaswak. Gusto ko yon, ganon yung mga paglalarong ganon. So naglalaro si MSI dito, pinapakitaan niya ng rap skills at ng writing skills si Siobal, no. Mga ngapaka sa dis, winalang yana sa dis, tas akintab na noumuo para mula ka sa is, wala kang takas sa peace, o dadapakas sa clicks. Mga katulad mong spoiled, no, double meaning, no. Wordplay yon, mga uton, no? Double meaning yon. Spoiled, panis. Ikaw isang spoiled, iwanan kitang panis. Pero spoiled is panis, no? Panis din yon. Yun ang ibig sabihin ng panis, spoiled. Pero mga katulad mong spoiled, ang ibig sabihin niya, parang, di ba, parang gets yun na yung spoiled, no? Yung spoiled na bata, iniiwan ng panis. Pero double meaning yon, double entendre to, or wordplay. Tuloy na natin, mga utol. Yun, yun ang sinasabi ni Mzhayt. At nagpapakita na dito si Mzhayt ng writing skills and rapping skills. Tuloy na natin, napakainit. Yeah, sulohin mo, wag mong gamitin ng repab. Gusto mo ng beef? Gagawin kitang kitab. Gusto ko yun. Okay yun, ha? Binalik niya rin yung linya na yun, no? Gusto mo ng beef, may you want beef, gagawin kitang kebab, no? Ang kebab po ay yung parang barbecue, yung nakatuhog sa ano, no? Pero hindi naman kadalasan lang barbecue yun, yung parang ng mga Turkish, ng mga Indian people. Hindi ko na alam kung kanino galing yung cuisine, pero yung kebab po ay karne ng baka o ng lamb, ng usa, lamba, usa, kam tupa. Karne ng tupa o karne ng baka ang kebab, no, na tinusok, no, parang barbecue, kumbaga sa atin na may mga kasama mga sibuyas, ng pepper, parang ganoon. Yon yung kebab. Tuloy na natin, gagawin kitang kebab. Tinuhog na karne, no. Tuloy na natin. Wordplay, ganyan gumamit ng beat, magmumukha kang NBA sa sobrang dami ng beat. Alam mo yung nung sinabi niya wordplay, ganyan gumamit David, para sinabi niya na ayan, di ba, hindi ganyan gumamit ng mga wordplay, no, na hindi paggamit, kumbaga parang yung sinasabi niya, magmumukha kang NBA sa dami ng hit, no. Ito yata pag kumukuha ka ng NBA clearance, no, pag may hit yung pangalan mo, hindi ka makakuha, no, parang gano'n, no. Yun ang pag-aagets ko rito. Pero kasi other than that, pag NBA, ikaw yung oh, parang ganun. Pero yun tinutukoy niya sa hit, no. Tuloy na natin, mga utol. Ang NBA sa sobrang dami ng hit, pasok mo sa utak mo kung meron. Please naman, 2021 na pre. Tang ina, this na yan. Kung ganyan lang lyrics mo, dapat pinos mo na lang. Banggitin mo ako for views, sige, limos ko na yan. Banggitin mo ako for views, sige, limos ko na yan. Ngayon, ano ko lang, no? Gusto ko malaman talaga, sa totoo lang, hindi sa ano, nag-uusyoso. Gusto ko malaman talaga kung anong pinag-ugatan ng away nila ni Mzhayt. Si Mzhayt at si Siobal. Gusto ko talaga malaman, no? Pero since nandiyan na yan, so aantay na lang nating humupa yan. Huhupa rin naman to, eh, no?
Kagaya ng mga naging nagdistrakan noon pa, no? Yung mga naglabanan sa distract, eh tumigil din naman. Huhupa rin to, and eventually magkakaayos ito. So, pero gusto ko pa rin malaman kung bakit nagsimula ito, dahil nasa iisang kampo sila. So, yun lang mga utol. Pero sinasabi ni Mzhayt dito, no? Ay, na parang mahina na yan, 2021 na, mahina na yung diskarte mo, no? Mahina na yung banatan mo. Parang 2021 na, ganyan pa rin yung banatan mo, no? Babanggitin mo overviews. Sige, limos ko na yan sa'yo. Parang ganon, sinasabi ni Mzhayt. Yun na nga, mismo. Tuloy na natin. Ano, hinangata ko na hinain mong steak. Pinalagan ko na yung hamon mo for listener's sake. Tara sa gubat ko nang mapaulan ang kanang straight. Manghiram ka na ng bayag para umapak na stage. Ay na, balikan natin yun, balikan natin yun. Hinain mo na steak, hinangata ko na. Kumbaga, kinasahan ko na yung sinabi mo. Kinasahan ko na. At pinalagan ko yung, kinasahan ko yung hamon mo for listener's sake, no? Para sa mga taong nag-aabang, no? Yun. Para na sa gubat ko na mapaulan ka ng straight, no? Ginahamon niya pa rin ng battle rap o rap battle si Siobal. Tara na sa gubat ko. Kumbaga, pinalagang ka na kita dito sa hamon mo, palagan mo ko sa hamon ko. Manghiram ka na ng bayag, no? Para magkaroon ka ng lakas na loob na tumapak sa stage. Yun ang sinasabi niya rito, na ayaw kang palagan ni Siobal. At tingin ko ay hindi mangyayari. Yun. Tingin ko lang mga utol, kasi nga, gaya ng sabi ko do sa isa ko review, eh isa si Mzhayt ay bihasa sa battle, no? At si Siobal ay hindi pa nakaka-battle. So parang para mong paglalabanin ng isang, kumbaga sa pag-battle rap, para mo nang paglalabanin yung isang nasa kalye sa street naglalaro ng basketball, tapos ilalaban mo sa mga NBA players. Ganun po 'yun. Ganun yung mangyayari doon. So alam niyo na 'yung scenario. So tingin ko hindi mangyayari dito nagyayaya o dito, pero okay naman, no? Mo kaya lang, sabi ngayon ni Mzhayt kanina, umpisa niya sa intro, tangina, may isa buhay pa ako, no? Parang ganoon, ang hirap rin, no, mga utol. May inaalala kang battle, tapos may kalabanan ka ng distract, so distractions sa iyo, kasi pag sumusulat ka ng mga pambattle lines, talagang kailangan mo pang kabisaduin, magano, mahirap 'yon mga utol, oh. Tapos lumalaban ng tournament si Mzhayt, no? Props dito sa sobrang bilis ng pagkakabalik niya, no? Props dito na nabigyan niya ng panahon, eh lumalaban siya sa battle. So, ang ngayon, aabangan natin yung reply o disback ngayon ni Siobal dito kay Mzhayt, no? Sa tututukan natin 'to mga utol, kung ano pa man lumabas, kapag may oras, i-review natin, eh. Pero so far ngayon, buti nakabalik ako agad, galing ang probinsya. Baka bumalik pa ako doon. So, hindi. Pero habang nandito tayo at wala pa tayong pinagtutuunan, habang inaantay natin yung mga kinakasa doon na trabaho, eh, tututukan natin. Abangan natin to. So, asahan nyo na yun. Marami salamat sa inyo, mga utol. Sana'y nag-enjoy kayo. Sana'y naipaliwanag ko na maayos. And tututukan natin to. At gaya ng sabi ko, kapag hindi ka involved dito o hindi wala kang kinalaman, eh, iwasan na natin makisali o makigulo rito, no? Dahil Yan naman ay tampuhang magkakaibigan, no? Dinadaan, dahil mga rapper, dinadaan nila sa patigasan, no? Palupitan ng sulat o diss track, no? Yun. At yun muna mga utol, muli ako si Target, and behalf of the Real South Pride Production, mag-subscribe ka na. Salamat po ng marami sa inyong pagtangkilik. Palaging mag-iingat at saludo sa inyong lahat. Ciao.